Yung mga idol, mukhang galit na nga si Darvin Ham dahil hindi daw siya nagpunta sa Lakers para lamang matalo. Yan nga po ang sinabi niya sa post-game interview sa kanya kahapon matapos nga nilang makaharap ang Utah Jazz. Babalik ta rin daw nila ang pangyayari at hindi daw palaging matatalo ang Lakers. Ang lahat ng iyon ay pinipilit nilang mangyari. Nag-uumpisa na daw nilang baguhin ang kultura ng Lakers. At hindi daw siya dinala sa Lakers para magpatalo. At gusto niya na balikan ang mangyayari sa kanila sa oras na maging okay na ang lahat. Kapag dumating na ang oras na ang pinoproblema na lamang nila ay ang maliliit na bagay. Yan nga ang matapang na sinabi ni Darvin Ham, ang head coach ng Los Angeles Lakers. We can't get discouraged after 10 games. I'll be at 2-8, 2-7, whatever the hell our record is. It's too early. And it should never happen for that matter. We should fight till there's no more time on the clock. I would say this, man, and write it, quote it, however. This may be happening now at the outset of what we're trying to force to be a culture change in terms of getting us back to being highly competitive on a highly consistent basis. But it's not going to always be like this. We're going to turn the corner. I didn't come here to lose. Samantala, mga kaboltok, mukhang nagre-reklamo naman si Anthony Davis patungkol sa paglalaro niya sa Lakers bilang center. Magkaiba daw ang laruan niya noong nag-champion sila sa Lakers dahil siya daw ay komportable sa forward position. Sa depensa daw noon ay palagi na lamang siyang nakaalalay sa center na ilalaro niya ang laruan niya. At dahil nga center, si Dwight Howard at JaVale McKee. Pero ngayon sa Lakers, siya na daw ang center at gumagawa ng maraming bagay. Maganda naman daw ang depensa nila ngayong season. Pero mahirap daw para sa kanya ang gawin siyang center. Kaya naman daw niyang gawin ang maging center at kakayanin niya at hahanapan ng paraan para magawa ito. At wala daw siyang rason dahil kailangan niyang mas maging magaling na center. Mukhang tama nga, mga idol, ang sinabi ni Davis. Maganda ang depensa ng Lakers kapag siya ay nasa loob, pero hindi ba't mas maganda kung sasamaan siya ng makakatulong? Nang sa gayon ay mag-focus na lamang si Davis sa opensa. Mukhang kailangang magbukas ng pintuan ng Lakers papunta sa center ng Indiana Pacers. Samantala, mga idol, naniniwala ba kayo na plan B ng Lakers si Anthony Davis? Ayon sa report ni Bill Simmons, ite-trade daw ng Lakers si Anthony Davis kapag hindi pa nabago ang sitwasyon ng Los Angeles Lakers. Si Anthony Davis daw ang plan B. So mga idol, kung si Davis ang plan B, sino naman ang plan A? Ito nga ay si Russell Westbrook. Ayon sa report, may bulong-bulungan na maaring available na si Anthony Davis sa isang malaking trade. At yun na nga ang plan B dahil plan A si Westbrook. Kung hindi daw magiging maganda ang resulta kay Westbrook, ay nariyan naman daw si Anthony Davis dahil siya ay hindi na naging pareho sa nakalipas na ilang taon. Ayon pa sa report, huli daw itong nakita noong 2018. Isa pa, tumataas na daw ang kontrata ni Anthony Davis na aabot sa halos 43 million sa 2025 NBA season. Sa ngayon ay hindi pa daw alam kung ano ang kahihinatnan ng Lakers. Ngunit ang draft pick ng Lakers na nasa Pelicans ay hindi pa daw nakakasagot sa problema ng Lakers para makapunta sa playoffs. Yung mga idol, mukhang si LeBron James na lamang ang untouchable sa Los Angeles Lakers. Pati si Anthony Davis ay laman na rin ang rumor ngayon. Ito kaya ay tuluyang mangyayari kapag hindi pa rin nabago ang sitwasyon. Mag-comment ka na lamang sa ibaba, i-like at i-share ang video para suporta. Mag-subscribe ka na, hit the bell, select all para palagi kang updated. Pakibisita mo rin ang ating Facebook page. Salamat po.